Ayan, 35.18. And ang fuel consumption natin ay... Greetings and welcome to my YouTube channel. Guys, very quick vlog lang to. I-update ko lang kayo tungkol dito sa aking fuel consumption. Matagal-tagal na tayo hindi nakakagawa ng vlog about the fuel consumption nito Honda Civic FD na automatic transmission. At ngayon, i-share ko sa inyo since tayo ay nakapagpalinis na ng throttle body, EGR cleaning, map sensor cleaning, saka ECU relearn. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ating magiging bagong fuel consumption for the Civic FD, no? Usually guys, as you know, dito sa vlog ko, ako ay nasanay sa 5 to 6 kilometers per liter na fuel consumption pag within the city traffic. I'm not sure kung dahil ba yun sa medyo marumi-rumi na yung mga sensor ko and everything, no? Pero I think medyo relevant tong topic natin ngayon, lalo nagtataas or nagtaas na ba yung presyo ng gasolina? Hindi ko sure kung kailan ko may lalabas tong video na to, guys. Pero nagmahal na ulit ang gasolina eh. So, every drop counts, diba? Ngayon, i-share ko lang sa inyo. Kasi natutuwa ako, guys. Kasi parang makunat. Parang makunat yung gas gauge ko ngayon. 229 kilometers na siya ngayon. Tapos may natitira pa akong 4 bars. Bihira ko yun na-experience. Lalo pag within the city use. Though partida, kung napanood yung mga last vlog natin, dalawang beses tayo pumunta ng Las Piñas noong nakaraan. Nag-via Skyway tapos Capitex tayo, but still medyo traffic pa rin. So interested ako malaman kung ilan na kaya ang magiging fuel consumption nitong Honda Civic FD na automatic transmission pagka siya ay nalinis na yung throttle body, malinis na yung MAF sensor, malinis na yung EGR. So I'm hoping na mas efficient siya sa paggamit ng gasolina. Oh nga pala, muntik na akong makalimutan, yung spark plug nito bago rin pala, galing kay R-Spec Garage. I think para sa akin ha, so far sa nakikita ko ngayon, parang malaking improvement siya when it comes to the fuel efficiency. Alam nyo, normally guys, pag ganitong 4 bars na lang natitira, nagpapakarga na ako ng gas eh. Pero sa sobrang kunat ng gas gauge ko ngayon, feeling ko mapapaabot ko pa ito hanggang doon sa Shell sa may S-Lex. So, tara, samahan nyo kami kung aabot or titirek. Pero tingin ko aabot to guys hanggang sa Shell S-Lex. Pagdating ko sa Shell S-Lex, doon natin i-check kung ilan yung kanyang fuel consumption. Wow! Traffic is real, guys. Pero 4 bars pa rin. Sabi sa inyo makunat eh. Actually, natutuwa ako dito sa improvement. Feeling ko may improvement ng fuel consumption dito sa ating ginawang tune-up. No? Kasi hindi ako ngayon umiiwas sa traffic. Kinagamit ko lang yung kotse as is normally. Hindi rin ako masyadong conservative pagtapak sa throttle pedal natin. Ginagamit ko lang siya normal, no? Kaya ako nasasabi or kaya ako nararamdaman na mas matipid siya ngayon since tayo ay nakapagpagawa na ng mga tune-up niya, no? Mamaya, tingnan natin objectively kung gano'ng katipid ba talaga yung tinipid niya. Curious ako guys eh, dun sa fuel consumption natin ngayong malinis na yung throttle body, malinis na yung MAP sensor, bago na yung spark plug. Tingin ko napakalaking bagay na bago yung spark plug, mas efficient siya sa pagsunog nung gasolina sa tingin ko. Kasi 235 kilometers na tinatakbo, tapos may natitira pa rin akong 4 bars. Kamusta ka naman dyan? Naka-jacket ka ngayon ah. Malamig aircon? Malamig aircon. So yan yung problema guys, pagka malamig yung aircon mo, yung chicks mo lagi naka-jacket. Kaya kung gusto mo makitang hindi naka-jacket yung chicks mo, huwag mong papaayos yung aircon mo. Yun, sa wakas nakarating tayo. Magkano na ba presyo ng gasolina dito? Yan, zoom ko na lang mamaya. Basta mukhang nagtaas na yata. Uy, galing. Mukhang price drop yata sila dito. Sa Shell S-Lex to guys. 3 bars left, tapos 248 kilometers more or less. Pakarga na tayo. Okay, habang nagpapakarga, doon tayo guys sa ano ha? Sa, ayan. Mamaya, check natin kung magkano ang inabot. Thank you, kuya. One eternity later. Automatic stop lang, sir? Oo, automatic stop lang.
Okay, medyo that's not so bad. Ayan, full tank mula 3 bars guys, 2,244 inabot. 35.18 liters yung nakikarga. Okay, so game na guys. 247.9 divided by, ano nga ba sinabi ko? Hindi ko makita. 35.1 yata. Wait lang, cut muna guys, hindi ko makita. 35.18. Ayan, 35.18. And ang fuel consumption natin ay 7 kilometers per liter. Not bad. Laking improvement nun. Buksan ko yung trunk. Yan yung problema pag nagpapakarga ka ng gas sa mga iba't ibang sasakyan kung ano-ano napipindot mo. Anyway guys, laking improvement nun para sa akin ah, na ako ngayon nakaka 7 kilometers per liter average for the city use. Siyempre pag tayo ay nag long ride, siyempre mas matipid yan. Pero for general city use ko na, sabi ko nga dun sa previous vlog ko, nakaka 5 to 6 lang ako. Ngayon nakaka 7 na ako. Easily. So, malaking improvement yung para sa akin. Para sabi ko nga eh, in retrospect, dapat yata, nung kinuha ko yung FD ko 4 years ago, pinalitan ko na agad yung spark plugs. Feeling ko napakalaking tulong nung bagong spark plug, tapos bagong linis din yung throttle body, bagong linis din yung muff sensor. Mas efficient na siya sa paggamit ng bawat patak nung gasolina sa injector niya, no? So, wala lang, medyo natuwa ako kahit papano. Medyo naging sulit naman yung mga naging maintenance vlog natin nung nakarang araw na throttle body cleaning, bagong spark plug, brake cleaning, muff sensor, saka EGR cleaning. Highly advisable na ipagawa nyo yun sa FD nyo kung di nyo pa napapagawa. Malay nyo, tumipid din ng konti kahit papano yung fuel consumption ng FD natin, di ba? Okay guys, so like I said kanina, no, very quick vlog lang. At least gusto ko lang i-share sa inyo kasi nararamdaman ko umpisa pa lang na nagiging mas makunat na yung fuel ano natin ngayon eh. Mas matipid na. So naisipan ko lang i-share sa inyo, no. And besides, aside from that, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga new and old subscriber. Thank you guys. Naabot na natin yung 4,000 subscriber milestone sa wakas. Not bad para sa small YouTuber na katulad ko, di ba? Tapos may pa-special mention ka, di ba? May subscriber tayo all the way from Palawan pa ba yun? Yes, from Puerto Princesa. Uh-huh. Shoutout lang sa kaklase ko nung grade school day, okay. Si Lance Lucero. Last year pa to, sinabi niya, bigla lang niya nakita sa Facebook ko, ikaw. Tapos sabi niya, uy, kaya pala familiar siya yung pinapanood ko, blah, 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 ganun. So, ayun, after a year na shoutout kita. And, hindi niya napanggit sa akin, pare, so. Uy, banggit ko yun! Anyway, shoutout sa'yo, Sir Lance Lucero, no? Tama? So, salamat at nanonood kayo. Sana nanonood pa rin kayo after 1 year, kahit ngayon ka lang na shoutout after 1 year. I hope you enjoyed this short vlog namin. Very quick update lang. Natutuwa lang ako. So again, gusto ko lang ipaulit-ulit sabihin na kung hindi nyo pa napapalitan yung spark plug nyo at medyo may kalumaan na, kung hindi nyo pa napapalitan yung throttle body nyo, muff sensor siguro din, nakakatulong din yun. Napagawa nyo na, laking improvement when it comes to the fuel efficiency, which nakakatulong din ngayon, lalo nagtaas ng konti daw yung mga gasolina natin, di ba? So mas every drop counts. If you find this video useful or nag-enjoy man lang kayo, don't forget to leave a like. Kung may mga tanong kayo, comments or suggestion, leave down sa comment below. And then as always, hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na guys. Signing out for now. And see you on our next vlog.